Ito yung shampoo na hindi ko maire-recommend sa inyo o hindi ko susubukan at hindi ako magbabalak na subukan. Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, medyo kakaiba yung ating pag-usapan ngayon. Obvious dyan sa title at sa thumbnail na ating video for today. Ito po ay Q&A, mga question ninyo noong nakaraang video ko sa minoxidil, dermaroller, shampoo, kung saan ko siya binili, paano gamitin, at kailangan ba talagang banlawan after mag-apply ng minoxidil. Habang sinasagot ko yung mga tanong ninyo, ay gagamitin ko itong dermaroller sa aking ulo. At ang size ng dermaroller na ginagamit ko ay 0.75 mm, at isang beses lang po sa isang linggo ko siya gamitin. Wing day off ko, saka ko lang siya ginagamit kasi wala na akong time gamitin to pag may pasok ako kasi sobrang haggard na ako. At marami sa inyo ang nagtatanong, lahat ng tanong ninyo ay tungkol sa minoxidil, tungkol lahat sa pagpapatubo ng buhok. Hindi ko alam kasi nung tinignan ko, binuksan ko yung YouTube ko, mas marami ang nag-aabang o mas marami ang nanonood ng video ko tungkol sa minoxidil at update ko sa aking ulo compare doon sa mga product review, sa mga skincare product. Okay lang yon kung saan kayo mas nagaganahang manood at kung saan nyo gusto na magbigay ako ng update ay gagawin ko yan. Pisahan na natin yung ating first question, at lahat ng mga tanong ay sinulat ko na sa aking notebook. Kinopya ko to doon sa nakaraang video ko. So ang unang tanong ay, okay din po ba yung regrow minoxidil? Para sa akin, okay yung regrow kasi minoxidil din siya, type of minoxidil din siya. Yun nga lang, hindi okay sa akin yung presyo kasi sobrang mahal niya, best. Imagine niyo yung 60 ml nila ay nagkakahalaga ng 1,800 to 1,900 pesos at 5% topical solution din siya, na marami ka namang mabibili through online na 5% minoxidil din, at same lang din na siya ng dami at medyo mura siya. Bago natin ipagpatuloy yung video, lahat ng mga product na babanggitin ko on this video, nandyan sa description box sa baba yung kanyang presyo, kung saan ko siya binili. I-click nyo na lang yan, at para hindi na kayo masyadong nagtatanong dyan sa may comment section, at kasi medyo wala akong time talaga sumagot, mag-type dahil nga busy ako sa trabaho. Bago natin ipagpatuloy yung question and answer, gagamitin ko na itong dermaroller at makikita ninyo kung paano ko siya ginagamit. Nag-umpisa ako dito sa aking dalawang, ano matawag dito, hindi ko alam, noo. Kasi ito na lang yung side na wala masyadong buhok. Ito medyo marami na siya. Kanina pala ay nag-razor ako kasi medyo makate yung nangyari nung mga nakarang araw nung paggamit ko ng Creekland. Grabe yung kate na nararamdaman ko, at binawasan ko na yung kuko ko. Medyo mahaba talaga yung kuko ko. Binawasan ko siya kanina kasi yung nangyari kagabi ay sobrang kate. Talagang as in, ang kate-kate. Hindi ko alam kung bakit. But anyway, mag-umpisa ako dito. So, dati, kasi kung mapapansin ninyo sa mga nakarang video ko, pinapadugo ko siya. Ngayon, hindi ko na siya pinapadugo. Basta once na madaanan lang siya ng dermaroller, ganyan. Yung maramdaman ko yung sakit at medyo umiinit at medyo makate-kate na siya, doon na ako nagtitigil na mag-dermaroller. Yung next question natin ay, Creekland ang pinakamaraming review, pero ang pinakamura ay Strand. 6%, 200 pesos ang isa, at pag nag-order ka ng 4 sa Lazada. So, saka na natin siguro susubukan yung Strand na yan, pagka nasubukan na natin itong Creekland. So, ang dami nagsasuggest kasi sa inyo, nasubukan ko yung ganito, subukan ko yung ganito, subukan ko yung ganyan na minoxidil. Pero hindi naman natin pwedeng pagsabay-sabay ng gamit yan. So, ang gagawin lang natin, bibili lang ako ng isang bote, then after nun, na masubukan ko at magawa ko siya ng review, saka tayo bibili o saka ako susubok ng bagong brand naman. So, which is, medyo mura tong Strand na minoxidil na to. So, why not natin siyang subukan pagdating ng panahon or after kong maubos etong aking Creekland na ginagamit. Next question, saan ba pwedeng makabili ng dermaroller at magkano? Actually, etong dermaroller nabili ko siya sa Lazada for only 195 pesos. Andyan din sa description box sa baba yung link. Next question, apply Black Beauty Shampoo para kumapal. Yes, Black Beauty Shampoo po yung gamit ko. Okay, eto po siya. Ayan. Ito yung aking shampoo na ginagamit. So, 2 months ko na siyang ginagamit at okay naman siya sa akin, at hindi ako nakakaranas ng paglalagas ng buhok. Ayan, medyo namumula na siya.
So, enough na sa akin yon. Tama na siguro yung pagdederma roller ko. So, ilalapag ko lang siya. Then, kukuha muna ako ng Creekland at i-apply na natin siya sa aking anit. Ito yung Creekland ko. So, ang ginagawa ko dito ay ginagamit ako na itong parang sirin. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta, ito yung ginagamit ko kasi sakto ito na 1 ml at saktong-sakto lang to sa aking ulo. So, kukuha lang ako ng isang puno dito. So, ayan. Ito na, 1 ml na Creekland Minoxidil. Then, saka natin siya i-apply sa aking ulo. Ito yung ating next question. Mas maganda kung sasabayan mo ng regrow shampoo 4-in-1 ang Minoxidil para mabilis ang resulta. Ito yung shampoo na hindi ko maire-recommend sa inyo o hindi ko susubukan at hindi ako magbabalak na subukan. Itong regrow shampoo. Itong regrow shampoo na to ay kulay green. So, hindi ko siya maire-recommend sa inyo at pasensya na, pero hindi ko siya magagamit. Okay? Bakit? Ang isa sa reason doon is meron siyang paraben. Hindi siya paraben-free itong shampoo na to. Kaya hindi ko po maire-recommend sa inyo o hindi ako magtatangkang gamitin itong regrow shampoo na to hanggat siya ay may paraben. Kailangan paraben-free siya. Kasi nakita ko dun sa mga list ng ingredients na meron siyang paraben. Kaya pasensya na, hindi po siya recommended at hindi ko siya maire-recommend sa inyo itong regrow shampoo. Next question. Sir, paano gamitin ang Minox or ang Minoxidil? Banlawan ba ng tubig? Ilang minuto bago banlawan ng tubig? So, sa question na yan, hindi po binabanlawan ang ulo after mag-Minoxidil. Like ngayon, nag-apply ako ng Minoxidil. So, magbibilang lang ako ng mga 12 hours bago ako maligo or 10 hours bago ako maligo. Pag nag-apply ka ngayon, maliligo ka kinabukasan, dun mo lang siya babasain. Hindi po siya binabasa after 1 hour, after 2 hours, hindi po. Kailangan magsiset yung Minoxidil na nilagay mo sa ulo until 12 hours. Next question. Ilang oras ba bago banlawan ang Minoxidil pagkatapos i-apply? Kaya nang sinabi ko kanina, 12 hours po siya bago siya pwedeng banlawan. At kung kayo naman ay mga 8 hours, eh gusto niyo siyang banlawan, okay lang yon. Basta magre-reapply uli kayo. Make it sure ninyo na meron pa rin ina-apply na Minoxidil sa inyong anit after nyong maligo. Sa case ko kasi, twice a day akong nag-a-apply until now, kahit nakaka 4 months na akong gumagamit ng Minoxidil, ay twice a day pa rin ako umaga at saka sa gabi bago ako matulog. Next question, sino ba ang gumawa ng Ali Minoxidil? Bakit di ka nag-strand? Tanong naman na yan ay hindi ko po alam kung sino yung gumawa ng Ali Minoxidil at kung bakit hindi ako nag-strand kasi yan yung isa sa nakita kong pinakamurang Minoxidil sa online at some of my research, mas marami ang nag-comment doon sa kanilang stores sa Shopee. Kaya ito yung aking binili. Pero wag po kayo mag-alala, gaya na sinabi ko kanina, yung strand ay gagamitin ko next month after kong maubos itong Creekland na Minoxidil. Next question, sir, kailangan po ba before maglagay ng Minoxidil sa gabi, kailangan po ba ulit maligo kasi po minsan pagod na rin po sa work pag uwi sa gabi. Dito sa question na to, isishare ko lang din kung paano ko ina-apply to sa gabi. Kasi pag once na pang umaga ako sa trabaho, 12 hours ako sa trabaho, hindi na ako nagbabanlaw. Bago ako umalis or bago ako pumasok, ay naglalagay na ako ng Minoxidil. Mga 4 a.m. or 4 p.m. pag panggabi ako, naglalagay na ako. Then, 4 p.m., naglalagay uli ako after 12 hours. Medyo, ano na lang, medyo, ano bang tawag dito? Medyo, alam ko baka naguguluhan kayo eh. Ganito na lang, 4 a.m., naglalagay ako ng Minoxidil. Palilipasin ko yung 12 hours, 4 p.m., nag-a-apply uli ako ng Minoxidil. Ngayon, sa tanong mo kung kailangan pa bang banlawan, para sa akin, hindi na. Okay? Kung ikaw ay galing ng trabaho at mag-apply ka sa gabi, no need nang maligo.
Apply ka lang directly ng minoxidil sa scalp mo, okay na yon. Then, kinabukasan ng umaga, saka ka maligo. Then, after mo maligo, mag-apply ka uli ng minoxidil. Lalagay ako ng minoxidil sa trabaho. 4 PM kasi nasa trabaho pa ako, so doon ako nag-a-apply, ang out ko ay alas 6. So, hindi na ako nag-a-apply ng minoxidil pagdating ko dito sa bahay, enough na sa akin yun. Basta, palipasin ko lang yung 10 hours or 12 hours, then mag-a-apply uli ako or magre-reapply ako uli ng minoxidil. Make sure lang na 1 ml, sakto yung iyong ilalagay na minoxidil, kagaya ko neto. So, naka 1 ml na ako, enough na sa akin itong 1 ml, at yun na yun. Bukas uli ako maglalagay ng minoxidil pag ako ay nakaligo sa umaga. Nakaka 5 months na ako ng paggamit ko ng minoxidil at para sa akin okay na okay siya. Panoorin mo na lang or panoorin niyo na lang yung mga previous video ko, doon niyo makikita yung mga update ko about sa minoxidil. Okay, sana malinaw yung mga ano yung mga tanong ko o yung mga tanong ninyo sa akin at sana ay nasagot ko 'yan. So sisikapin ko na lang na masagot yung mga tanong ninyo sa mga comment section. At yeah, sana ay nakatulong tong video na to. Again, lahat ng mga product na binanggit ko or minention ko ay ilalagay ko sa description box sa baba, kagaya ng Ali Minoxidil, ang Gapper Manila Minoxidil, yung Creekland Minoxidil, nandiyan sa description box sa baba yung presyo niyan at kung saan ko siya binili. Ito available to sa Mercury Drug Store, yung presyo nandiyan din sa baba. Then sa Derma Roller naman is 195 pesos, nandiyan din sa baba yung Derma Roller. At dun pala sa ating pag-giveaway on my last video, make sure ninyo na nasusunod ninyo yung mechanics na ating giveaway. So may marami ng mga sumunod sa Marami na ang mga sumunod sa ating mechanics ng giveaway. So abang-abang lang kayo kung paano ko siya ipapadala sa inyo at kung ano yung aking ipamimigay. So, dun sa Gapper Manila, yung mga gusto ng Gapper Manila na minoxidil, ako po yung magpapadala sa inyo kasi meron akong 2 bottles doon at hindi ko na siya gagamitin. Gusto ko i-share sa inyo yon. Po ako naghahangad na maka 100k subscriber. Masaya na ako na kahit konti merong nanonood at kahit papaano nadadagdagan pa unti-unti yung aking subscriber. Hindi ko hinahangad na magkaroon ng silver play button, hindi ko hinahangad ang 100k subscriber. Kayo, sapat na kayo, okay na kayo sa akin. Basta nanonood at sinusuportahan nyo yung aking YouTube channel. Again, maraming salamat po at sana ay naintindihan ninyo, pagpasensya ninyo kung medyo magulo yung ating video for today. Babawi na lang ako next time kung may mga tanong kayo. Again, see you on my next vlog. Bye!